tuwing sasapit ang Abril 9 ay ginugunita ng mga Pilipino ang Bataan Date March bilang araw ng kagitingan o araw ng bataan, isang piyesta opisyal. Kasama sa paggunita dito ay ang pag-alalay or ang pag-aalay rin ng bulaklak sa mga bantayog na itinayo bilang pagkilala sa mga sundalong namatay sa mapagpahirap na pagmamartsa. Sa pagunita sa Kapas or Kapas National Shrine sa Tarlac at sa Dambana ng Kagitingan sa Bataan, ang mga nabanggit na bantayog ay nasa pangangalaga ng Pamahalaang Pilipinas. Bataan Date March. Ang Bataan Date March ay ang sapilitang pagpapalakad sa mahigit kumulang 70,000 bilanggo ng digmaan or prisoners of war na binubuo ng mga Pilipino at Amerikano na dadakip ng mga hapon sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Nagsimula noong Abril 9, 1942. Ang pagmartsang ito ay nag-umpisa sa Maribilis, Bataan patungo San Fernando, Pampanga, na umabot ng 88 kilometro ang layo. Hanggang sa Tarlac or sa Kapas Tarlac, at muling naglakad ng layong 36 kilometro hanggang matuntun ang himpilang Camp O'Donnell. Tumagal ang pagmamartsang ito ng 6 na araw. Noong Marso 11, 1942, sa utos ni Pangulong Theodore Roosevelt Jr., nilisan ni General Douglas MacArthur kasama ang ilang tropang Amerikano ang koridor patungong Australia. Sa pag-alis ng General, itinalaga si Jonathan Wainwright IV bilang kahalili nito sa koridor, at si General Edward King naman ang siyang naatasang mamuno sa pakikipagdigmaan sa Bataan. Unti-unting naramdaman ng kawal ng mga Amerikano ang paghina ng kanilang hukbo laban sa mga atake ng bansang Hapon. Maliban dito, naging madalang na rin ang pagdating ng mga rasyong pagkain, gamot at sandata mula sa Estados Unidos. At patuloy na dumarami ang nagkakasakit at napipinsala. Dahil dito, wala nang ibang alternatibo kundi ang pagsuko sa mga Hapon. Ang pagbagsak ng Bataan noong Abril 1942 ay naging mabigat na dahilan upang humina ang depensa at tuluyang magapi ang koridor. Isang buwan ang makalipas, ang pagsukong ginawa ng mga Amerikano sa Bataan ay isang naging hudyat sa pagtatapos ng digmaang ito. Ngunit kasabay ng nasabing pagsuko at pagbandira ng puting watawat ay ang 6 na araw na pagpapahirap sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na tinaguri ang Date March. Kinilalang Date March ang sapilitang pagmamartsa na ito ay nagdala ng matinding pahirap at trahedya sa mga sundalong napabilang dito. Ang mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban para sa depensa ng Bataan ay
tinuturing ng mga bilanggo ng digmaan o mas kilala bilang prisoners of war. Sa pagsukong ginawa ni General or General King kay Masaharu Huma, ipinaalam niya sa huli na marami sa kaniyang pangkat ang may karamdaman at nagugutom. Dahil dito, inimungkahi ni King kay Huma na siya na mismo ang magdadala sa mga sundalo sa impilan ng Camp O'Donnell gamit ang kanilang sasakyang pangmilitar. Ngunit di ito inalintana ni Huma bagkos ay pinanindigan nito na maging ang mga may kapansanan ay kinakailangang makilahok sa martsang magaganap patungo sa kampo na siyang magsisilbing kulungan ng mga bilanggo. Umabot ng 6 na araw ang nasabing martsa. Sa kasagsagan ng init ng araw, ang mga bilanggo na digmaan ay walang tigil na pinaglalakad habang sila'y tinututukan ng baril ng mga hapon. Nilakad nila ang kahabaan ng Maribilis Bataan patungong San Fernando, Pampanga. Sa mga pagkakataong sila ay pinagpapahinga, sila ay pwersahan ding pinapaupo sa ilalim ng matinding sikat ng araw na walang anumang lilim. Ang sinumang manghingi ng tubig na maiinom ay dagli ang pinapatay. Sa unang yugto pa lamang ng martsa ay marami na ang nangamatay. Ang mga nanghihina at nabubuwal sa pila ng martsa ay binabayunita ng mga hapon o di kaya'y pinagbabaril. Ang ilan sa kanila ay inaabuso at malabis na sinasaktan, habang ang iba naman ay hinahayaan na lamang masagasaan ng mga rumaragasang sasakyang militar na mga hapon. Gutom at uhaw ang mga bilanggo ay lalong naghirap at ang kanilang buhay ay higit na namiligro. Minsan din silang binigyan ng pagkain ngunit tila hayop silang pinapakain ng mga panis na kanin. Nang sapitin nila ang Kapastarlak, 6 hayop na iginagapos ng mga sundalong hapon ang mga bilanggo. Sa gabi, sila ay pinapatulog sa isang tila budigang kwarto. Masikip at madilim. Ang mga bilanggo ay parang mga sardinas na nagsiksikan dito. Sa kasikipan, hirap silang makagalaw at halos mag-agawan sa hangin nilalanghap. Ang ilan sa kanila ay hindi na inaabutan ng bukas, habang ang iba'y nagising sa piling ng mga nasawi na nilang kasamahan. Mahigit kalahati na ang kanilang natatahak nang sila'y ibiyahi sa mga tren. Sa loob ng masisikip at maiinit na kahon ay marami na naman sa kanila ang namatay. Ang mga nakaligtas ay muling pinaglakad ng 7 milya hanggang sa piti nila ang himpilan ng Camp O'Donnell. Humigit kumulang 10,000 sa mga bilanggo ang namatay, samantalang ang iba ay matagumpay namang nakatakas at narating ang kagubatan. Halos 54,000 na lamang ang nakarating sa kanilang piitan. Sa tuwing sasapit ang 9 ng Abril
ay ginugunita ng mga Pilipino ang Bataan date March bilang araw ng kagitingan o araw ng Bataan. Isang piyesta opisyal kasama sa paggunita dito ay ang pag-aalay rin ng bulaklak sa mga bantayog na itinayo bilang pagkilala sa mga sundalong namatay sa mapagpahirap na pagmamartsa. Sa paggunita sa Kapas or Kapas Shrine or Kapas National Shrine sa Tarlac at sa Dambana ng Kagitingan sa Bataan, ang mga nabanggit na bantayo ay nasa pangangalaga ng Pamahalaang Pilipinas.